Hi guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may grab shout out po sa lahat ng mga kampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo lang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So bago po tayo mag-proceed sa ating pinakamin topic mga ka-action, no, nais ko po munang i-shout out ang ating kaibigan na isang OFW magmula po sa Dubai. Ayan, big love shout out po sa iyo, Ma'am Jello Vlogs, no. Siya po ay isang vlogger din po mga ka-action, mga kakamping. Baka pwede nyo naman po siyang mahalin, no. So Ma'am Jello, mag-ingat ka po palagi diyan. Alam ko po ang hirap na isang OFW, no, at talagang bawal po kayo magkasakit dyan, ha, kasi walang mag-aasikaso po sa inyo dahil malayo po kayo sa inyong pamilya. Kaya dubli ingat po, Ma'am Jello, kahit gaano mang kabisi ng inyong trabaho, huwag na huwag nyong kalimutan ang kumain sa tamang oras. So yun lang po, may galab shout out ulit sa inyo, no. So proceed po tayo sa ating topic mga ka-action, mga kakamping, no. Ito nga po, may nakita po tayo na post ni ano ni Attorney Insurrecto po mga ka-action. Ito po ay pinanood ko. Totally, nakikinig naman talaga ako sa programa nito ni Attorney Inso, no, kung wala po akong ginagawa. At minsan nasa live po ako pero hindi na lang po ako nagko-comment, at natatawa nga ako na nandun ang iilan dito na manonood natin. Siyempre, masaya din ako at sinusuportahan nyo din si Attorney Inso sa kanyang programa, no. So ito nga po mga ka-action, no. Natawa lang kasi ako dito sa naging caption sa kanyang video ito. Ang fake news factory na ng administrasyon. Ano ngayon itong sinasabi? Yun. Yun po ang naging ano ni attorney, no. Napaismile lang po ako nung nabasa ko po kasi totoo naman po talaga. Totoo po talaga. Kasi alam po natin lahat na nag-announce ito si Mr. President Bongbong Marcos na ang mga fake news peddlers daw ay wala daw lugar sa bagong lipunan na sinasabi niya. Kaya totoo po itong sinasabi ni Attorney Inso na ang factory ng mga fake news ay nasa hanay po nila, sa mga supporters po nila. Ano? So, way back po tayo. Sino ba ang nag-ani o sino ba ang nakinabang sa talamak na fake news nung nakaraang halalan, at hindi pa nga po halalan, talagang bira sila ng bira ng mga fake news na kung ano-ano ang sinisiwalat nila para pagandahin o pabanguhin ang mga Marcoses, di ba? Sino bang nakinabang? Si Mr. President Bongbong Marcos. Dahil mismo ang nagkakalat ng mga fake news ay ang kanilang mga supporters na mga vloggers. Totoo po yan. At pak na pak po yan, no? Dahil may mga resibo po tayo na napapak-check po itong mga supporters ni Mr. President Bongbong Marcos, no? Sino ba ang nakinabang? Marami ang nagsasabi ng mga vloggers noon na wala pa man ang eleksyon, at during eleksyon talagang talamak na sunod-sunod ang kanilang pagpapakalat ng mga maling impormasyon para lang gumanda ang Senior Marcos noon, no? May nagsasabi na rising star ang Pilipinas nung panahon ng Senior Marcos, at may nagsasabi na maganda ang pamumuhay nung panahon ni Senior Marcos. Nasaan po ang pagiging rising star nung panahon ng Senior Marcos? At nasaan po ang sinasabing maganda ang pamumuhay? Ang pinakatanong po natin doon, bakit po napatalsik si si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. kung talagang rising star at maganda ang pamumuno niya, di ba? Taong bayan din ang nagwalis sa kanya sa Malacañang, di ba? Totoo po yan, no? Marami ang nagsasabi na kanilang mga supporters, na mga vloggers, na maraming ginto o mga kung ano-ano chichiburiche, at ipamimigay daw yung mga gold-gold na yan sa mga Pilipino kapag manalo si Mr. President Bongbong Marcos. O ano ngayon? Nabudol kayo, no? No? Di ba? Nabudol po kayo sa mga kasinungalingan ng mga supporters nila, ng mga vloggers na wala nang ginawa kung hindi magkalat na magkalat at lulukuhin ang kapwa nila Pilipino. Di ba? Napakasakit po nun, no? Ang napaniwala nun, yung mga tao lang talaga na hindi marunong mag-search kung ano po ba talaga ang totoo. Paano po nagkaroon ng mga gold bar na mga tulinadang ginto ang mga Marcoses na kung susuhin natin, kung i-search po natin at napaksik po natin, hindi umaabot sa 200 something tons na ginto ang naaani sa history ng buong mundo. Di ba? Napak natin yan. Kaso nga lang, ang iilan po sa ating mga Pilipino ay mabilis lang po talaga maniwala at maloko, kaya napapaniwala po sila sa mga kasinungalingan ng mga fake news peddlers na sinasabi ni Mr. President Bongbong Marcos na wala naman ibang fake news peddlers kung hindi ang kanilang mga supporters. Oh, di ba? Pak na pak po yan. At may mga resibo po tayo dito, no? Dito mismo sa YouTube channel natin, no? Kaya alam mo, Mr. President Bongbong Marcos, kung gusto nyo po hindi i-welcome itong mga fake news peddlers dyan sa bagong lipunan na sinasabi mo, unahin nyo po ang inyong mga supporters. At gusto nyo po ng pagbabago at pagkakaisa ng bawat Pilipino, dapat sana bigyan nyo ng sanksyon o parusa ang mga taong
ang mga taong gumagawa ng mga fake news, ang nagkakalat ng maling impormasyon. Walang iba, Mr. President, kung hindi ang iyong mga supporters. Kapag matupad mo yan, nabigyan sila ng parusa o kung ano man mga kaukulang sanction dyan, siguro dyan na masasabi namin na may pagkakaisa nga at wala kang pinapanigan bilang isang ama ng Pilipinas. No? So yun lang po, mga ka-action, mga kakamping. Yung share ko lang po sa inyo. Thank you for watching. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man.